Hello mga karapsa, masayang buhay. Welcome back to Pagkaing Rapsa. Today ay post muna tayo sa pagluluto. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-alaga ng 45 days chicken. So ang video na ito ay para sa mga subscribers and viewers natin na interested sa pag-aalaga ng manok. Pero disclaimer, ang mga informations na ibabahagi natin ay ayon lamang sa aming mahigit isang dekadang experience sa pag-aalaga ng manok. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Kaya if you want to learn, just keep on watching. Sa pag-aalaga ng manok, kailangan syempre ang magandang klase ng sisiw. So itong nakuha namin na ito ay commercial kung tawagin. At ito ay nakuha namin sa presyong 39 pesos each. Iba-iba rin kasi ang presyo ng sisiw, depende sa klase nito. At sa ngayon kasi medyo mahal ang kuha namin sa sisiw. Dati kasi ito ay nakukuha lang namin ng 12 pesos each. 15, 20, good na yon o magandang klase na yon. Pero ngayon kasi ay medyo pamahal na ng pamahal ang presyo ng sisiw. So itong mga sisiw na ito ay kaka-deliver lang sa amin, kakapisa lang nito. At sa isang kahon ay may 100 pieces, so kumuha tayo dito ng 800 pieces ng sisiw. Para maging matagumpay sa pag-aalaga ng manok, again, napaka-importante na maganda ang inyong sisiw na papalakihin. Kasi merong mga sisiw na maganda pero pag lumaki na medyo bansot o kaya naman ay maraming namamatay. So pumili na lang kayo ng trusted supplier ninyo or trusted hatchery o mabibila ng sisiw. Bago dumating ang mga sisiw, syempre dapat nahanda na natin ang ating kulungan. Ang kulungan ay dapat malinis, gayon din ang ating mga gagamiting waterers and feeders. So yung sahig naman natin ay nilatagan natin ng dayami to keep them warm. Kung walang dayami, pwede rin naman ang ipa. At kailangan din natin gumamit ng heater. So meron tayong heater na ginagamitan ng M-gas and meron din namang heater na improvise. So yung improvise natin, isang drum lang yan, kalahati ng drum, and then saka natin nilagay yung kahoy, sisigaan natin yung kahoy, and once na nag-apoy na ito, saka natin bubuhusan ng ipa para tumagal yung init. And then meron din tayo ditong dalawang drum, dyan sa ilalim niya, nandyan yung ating 100 watts na ilaw. Kapag handa na ang kulungan, ayan, pwede na natin itong ibaba. Ang una naming ginagawa ay binibilang ito to double check lang naman and para malaman namin kung ilan ang pasobra. So dito sa batch na ito, mayroong 12 pieces na pasobra. Meron ding pilay. Syempre, hindi naman 100% good ang ibibigay sa'yo na pasobra minsan, lalo pat mahal ang sisiw. So ayan, binibilang lang natin isa-isa. And meron ding palang paniniwala ang aking tatay na tuwing magbababa ng sisiw ay dapat hindi ka gutom o busog ka para maganda ang paglaki o timbang ng iyong mga manok. So ayan, binibilang pa rin natin. At balik tayo sa pagpapainit ng ating sisiw. Sa unang isang linggo, araw at gabing bukas ang ating bumbilya o ating ilaw. Ibig sabihin, walang patayan. At sa ikalawang linggo naman ay tuwing gabi na lang natin ito bubuksan. So, ang isang bumbilya na mayroong 100 watts ay tumatagal ng dalawang linggo. Sa heater naman na M-gas ay tuwing gabi natin ito binubuksan at tuwing sobrang lamig ng panahon. Sa dayami naman, kung napapansin natin na nagiging basa na ito, pwede natin itong samahan or dagdagan ng ipa. Ang pagkain naman ng sisiw ay cheek booster. Ito ay papakain natin sa kanila until 2 weeks. Bukod sa tubig, ang ating sisiw ay kailangan ding painumin ng electrolyte o TMPS gentamicin para hindi ito magtae. Yeah.
mga 2:30. Diktunin ka mo, diktunin. Panatilihin din natin na laging malinis ang painuman o yung ating galon ng tubig para makaiwas sa anumang sakit, ang ating mga alaga at gayon din ang ating mga feeders o yung ating pakainan ng sisiu. Napakainit. After 6 days, ito na yung ating sisiu. Medyo malalaki na sila. Ayan. So, sa pag-aalaga ng sisiu o ng manok, kailangan ay madalas mo rin itong tingnan. I-check natin kung merong naipit o kaya naman ay may namatay na sisiu o manok. Ayan. So, naglalagay lang tayo ng konting ipa dahil nga ang mga dumi nito ay medyo makakapal na. So, mapapansin nyo yan kapag umapa kayo sa sahig ay dumidikit na yung mga dumi nito sa inyong tsinela. So, pwede nyo nang dagdagan ng ipa o dayami. Pagdating naman ng ika-isang linggo, pwede na nating bakunahan ang ating mga sisiu. Para makaiwas naman sa sakit ang ating mga alaga, babakunahan natin ito. So, after 1 week, pwede na natin itong bakunahan. Itong bakuna na ito ay B1 vaccine at ito ay good for 1,000 heads. So sa pagbabakuna, pwede natin itong patakan sa kanilang mata, pwede rin naman sa ilong. Pero mas madali para sa akin kung sa mata tayo magpapatak. So isang patak ay okay na. Kailangan din pala natin dito ng yelo para meron tayong pagbababara ng ating vaccine kung hindi naman natin ito ginagamit. After 2 weeks, ayan guys, pwede na nating tanggalin yung ating dayami. At sa puntong ito, hindi na natin kailangan gumamit ng gas heater or bumbilya para mapainitan ang ating mga alagang manok. At dahil palaki na ng palaki ang ating mga alaga, kailangan natin itong ilipat sa mas malaking kulungan. O kaya naman ay paghiwalayin natin yung mga maliliit sa malalaki para mas mabantayan din natin yung mga maliliit na mga manok. At tulad ng sinabi ko kanina, kailangan talaga ay chine-check natin ang ating mga alaga once in a while para malaman natin kung merong naipit, napilay o namatay. Ita anila. Oh? Ita joy. Ita pit. Pagkatapos ng 2 linggo ang manok ay papalitan na ng kinakain nitong feeds, bibigyan na ito ng BS Broiler Starter hanggang sa ibenta na ito. Pwede rin gumamit ng finisher na pagkain dahil pampabigat din ito sa ating mga alaga,
Pero hindi na kami gumagamit nito dahil walang supply ng ganoong feeds ang aming supplier. Sa inumin naman, bukod sa tubig, pinapainom din ito ng Betrazine antibiotic at vitamins kada linggo. Nagpapainom din kami ng tubig na may halong Alaska after 3 weeks para mas bumigat ang timbang ng ating mga alaga. Kung mapapansin ninyo, gumagamit na kami dito ng mas malaking feeder para hindi tayo lagay ng pagkain at planggana naman ang aming ginagamit para sa inumina ng manok. Tuwing umaga at hapon ang oras ng pagkain, importante rin na huwag nating hahayaang matuyuan ng tubig ang manok dahil posible itong siponin. At importante rin na panatilihing malinis ang inuminan at pakainan ng ating mga manok. Sa aming experience, ang karaniwang sanhi ng pagkamatay ng manok ay stroke and pagkaipit. So, sa stroke, minsan kasi may mga panahon na sobrang init. So, dapat pwede natin gawin dito ay siguraduhin natin na well-ventilated yung kanilang kulungan and pwede rin naman natin silang tapatan or gamitan ng electric fan. So, karaniwan din naming na-experience ay naiipit ang manok dito sa sahig, minsan yung paa o kaya naman yung kanilang pakpak. So kapag namaga, ito ay madalas na napipilay na or nalulumpo at nagiging mahina na sila humain. So ang ginagawa na lang din namin, nililipat na lang namin sila sa ibang kulungan para kahit papaano ay mabantayan yung mga manok. At kung mapansin naman ninyo na sinisipon ang inyong manok, bukod sa papainumin ito ng gamot, mas mainam na ibukod nyo na ito. So malalaman nyo yan kapag medyo humahalak yung manok at medyo matamlay, medyo nagluluha yung kanilang mga mata at yung kanilang bibig ay parang merong mga naglalaway. So yan, ibubukod nyo na sila para hindi nga ito magkahawa-hawa at saka papainumin ng gamot. So katulad nito, meron kami mga nakabukod na manok, yan yung mga pilay at saka naman ay may sakit. So hinihiwalay namin sila para mabantayan silang maigi. Pwedeng katayin nyo na rin ito kung gusto ninyo para hindi na siya masyadong mangayayat. Kasi talagang mangayayat ang manok kapag napilay o kaya naman ay may sakit. Pagdating ng 35 days, ang mga manok natin ay pwede nang ibenta dahil ito ay tumitimbang na ng 2 kilos to 2.2. Kung gusto mo na mas mabigat pa, ito ay pwede mo pang painumin ng vitamins para mas lalong ganahan kumain ang iyong mga manok at Alaska. So, ito ay talagang nakakatulong para bumigat ang timbang ng ating mga manok. 688. Ang presyo ng manok ay pabago-bago, may mga panahon na mababa, katamtaman, o kaya naman ay may mga panahon din na mataas. Katulad ngayon, medyo mataas ang presyo ng manok, kaya okay kung magninegosyo ka nito. To give you an idea, nung nakaraang nagbenta kami ng 800 na manok, tumubo kami dito ng 50,000 mahigit. So, sa isang buwan lang yan, kaya okay na okay, pero iwasan lang din natin na medyo makamatayan tayo ng manok kasi nga ito ay sobrang mahal nung ating puhunan. So kung kayo ay interested sa pag-aalaga ng manok, syempre kailangan nyo munang mamuhunan dito sa kulungan. So itong kulungan na pinagawa namin before ay inabot ng 100,000. So good for 800 heads na yan, kasama na yung mga feeders, painuman at pakainan ng manok. Pero syempre ngayon ay mas mahal na kung magpapagawa tayo ng kulungan dala ng cost ng materials. At sa feeds naman, syempre kailangan nyo rin dyan mamuhunan kasi aabot yan ng 88,000 to 90,000 sa 800 heads ng manok.
And by the way, itong sako ng feeds ng manok ay naibibenta rin namin. So merong bumibili sa amin ito, 5 pesos ang isa. So kahit pa paano ay meron tayong extra earnings pa or income. Karaniwan naming binibenta ang aming mga alagang manok ng live, merong humahakot nito sa amin. Pero meron din kasing mga panahon na talagang sobrang baba ng manok at tipong medyo malulugi ka kapag ibibenta mo ito ng live lahat. So ang ginagawa namin, kinakatay namin yung manok para medyo tumaas ang presyo kapag dress itong naibenta. So meron naman kumukuha nito sa amin or meron naman kaming napagbibigyan ng dress na manok. So ito ay kinakatay namin gamit ang dressing machine. So I hope kahit papaano nakatulong sa inyo ang video na ito. And remember too na ang pag-aalaga ng manok ay hindi madali. Lalo na't kung ikaw lang mag-aalaga, wala kang mga tauhan, tiyagaan lang talaga. Pero compensating din naman dahil sa panahon ngayon ay magandang mag-aalaga ng manok. So, experience is the best teacher pa rin talaga. So, diyan ka matututo kapag talagang tinry mo nang mag-alaga ng manok. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!